ang aming kapatagan. Pinatay ang aming mga ninuno sa kapatagan. Ang epekto nito sa mamamayang Humada at Moro ay nagresulta na sa 79 na kaso ng pagpas lang mula nang ideklara ang Marcelo Moro ng 23 na biktima ng pagpas lang sa Southern Mindanao region pa lang. Moro naging naitala na mahigit 40 na insidente ng pambubumba partikular sa Southern Mindanao Region, Sok Sargent at Northern Mindanao Region, mga kasama. Ganito po kabrutal ang patuloy na pagpapatupad ng Marcelo at ang planong extension na ito ng Marcelo, hindi lang sa Mindanao, kundi ang expansion din sa Visayas at Luzon. Nandito po yung mga lider ng mga organisasyon mula kami sa Mindanao para ipanawagan yung pagpapatundi na sa pagpatay sa walong sibilyan doon sa Santo Labato. Pagpanawagan na itigil na yung Marcelo sa buong Mindanao sapagkat hindi ito nakakatulong sa problema ng mamamayang Moro at problema ng mamamayang Humat. Bagkus nagpapalaki at nagpapahaba lamang ito ng listahan ng mga pinapatay na mamamayang Humat at Moro sa buong Mindanao. Hindi pa nakontento yung militar sa ginagawa nilang mga military airstrike sa Mindanao, no? Nagpapatupad pa sila ngayon ng mga food blockade doon sa mga evacuation center sa Agusan del Sur na nagresulta sa pagbakit na ng mamamayang Lumad sa dalawang munisipyo sa Agusan del Sur. Kaya patuloy nating ipinapanawagan yung itigil na o kamamas lang, itigil na yung Marcelo sa Mindanao at yung nabibigtong pagpapatupad ng extension ng Marcelo sa buong Mindanao. Huwag nang i-extend pa yung Marcelo sa Mindanao o expand pa to sa buong Pilipinas dahil nagresulta po ito sa napakaraming bilang ng mga bakwit, no, yung mga nag forcibly evacuate hindi lamang po sa Marawi kundi sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, gayon din po yung mga kaso ng pagpaslang.